nag-file na raw ng kaso laban kay Porac Mayor Jaime Capil. Oh. At iba pang official ng Porac. Ng Porac. Eh, ito yung mga, ang kasalanan po nila, eh, yung permitting and license. Yeah. Kasalanan ba nila yun? Kasalanan talaga nila yun. They did not even try to take a look at... Kasi nung nag-rehistro yung mga yan, kumpleto kanilang papeles, at wala namang ginagawang krimen, eh, halos obligasyon na. Ng isang municipal government na bigyan ng lisensya dahil makakabuti sa bayan. Noong nagsimula yan, so saan nagkaroon ng lapse? Pagdating na sa ano, pagdating sa implementation monitoring yun. Yun ang sinasabi po, baka pagkur yun. Kung may ginagawa ng masama yan, sa simula, eh, legit lahat. Kasi nung nagsimula ka magnegosyo, wala ka pa namang ginagawang masama. So inayos mo yung mga papeles. Ang iyong kompleto naman lahat. Kompleto. At maganda naman yung negosyo. Magdadala ng investment doon sa bayan. Ang kaso nila almost, yun... Almost ministerial yun. Yes, that's the word I was looking for. Ministerial. Halos obligasyon mo na. Na ibigay. Ba't ayaw mo ibigyan ako ng permit? Eh ngayon, eh, kompleto naman eh sila may kaso. Dahil na bigyan daw ng business permit. Paano yun? Pagkor nga, mayroon anong pagkor dyan? Ang ito yung kasalanan nila. Meron daw mga application, may mga spaces na blank yung application. Ah, okay. So hindi kompleto. In other words, hindi thorough yung pag-apply. Yun lang ba? Hindi nyo na-imbestiga, in other words. Ganun ba yun? Sa akin po, malaking kinalaman dyan mismo. Nung nagbigay ng lisensya for gaming, yung supervision ng... In the first place. In the first place. Eh pero ngayon, hindi na nasisitayang pagkor. And it's all over the Philippines. Paano yan ngayon natin isosolve? At ngayon, nag-underground na tuloy. Wala na yan, beyond the reach of supervision. Kung underground na. At sumisipot na kung saan-saan. Ano na ngayon ang solusyon dyan? Intelligence work na po yan. Police intelligence. Mamanmanan nila kung nasaan yung mga yan at i-raid at isasara. Ganun na lang ngayon ang mangyayari. Ganun na mangyayari. So it's malayo na po sa kamay ng mga supervisors. Kasi nag-umpisa nito yung ang legal na ano nito, yung ano eh, yung pagbibigay na lisensya. Ng PACOR. Doon nag-umpisa. So nalisensya sila. Ayusin, magtatayo, building permit, business permit. Pupunta ako dyan, ito po, meron kaming ganito, etc., etc. Magdadala ho kami ng 1 billion pesos worth of investments dito. At saka siguro makakakuha kami ng mga empleyado para sa inyo dito sa Porac. So may employment na, okay. At saka yung mga nandito mga ano, mga businesses, yung mga suppliers at lahat, eh, ganun na rin ho. Makakatulong. Ang ginawa daw nito mga loko naman na to sa Pora, yun daw application, wala naman nakalagay. Inapprove lang. Ayun na. Talagang binayaran lang. Ibang klase. Ibang klase rin. Pero in principle, kapag po nag-apply ang isang negosyo, sa isang bayan. Halos ministerial nga. Yes, ito. Yes. Wala ka ng ibang ano. At tatanungin mo na, ano ba itong negosyo natin? Hindi naman magsasabi yun, alam mo yan, negosyo dito, manluloko kami. Hindi naman ganun yun. Pero maulol na sasabihin niya. Ganun. Sa magdadalaho kami dito na investments. Ganito, umpisa lang po ito, sir. Magtatayo po kami ng ganito, etc. Saka itong gaming na to, ang clientele dito, hindi sa dito sa atin, sa labas ng bansa. Pagbabawalan ho namin mga tiga... Sa ating ano yan, komunidad, wala. Komunidad, ano yun? Yun yung simula. Yun ang simula. Yung simula. Pagbabawalan gaming, natin yung mga hindi pwedeng, ano, hindi ho pwedeng gamitin to ng mga tiga Porac. Okay. Alright. Okay.